So magandang hapon po sa inyong lahat. Katatapos lang ng ulan, buti na lang tumigil. Pero yung mga nabili kong pots ay puro basa. So para ma-paint natin siya, kailangan natin sila ngayong punasan. Papakita ko sa inyo yung nabili kong pot, ha? Ka. Tanggalin muna natin. Yan. So itong isa, ayan. Itong isa, napinturahan na siya ng... Nakita yung likod. Hindi ko pinipinturahan yung likod kasi nakadikit naman sa wall eh. Diba? Sayang lang ang paint. Ayan, pati yung paint basang-basa. Naiwan ko kasi sila dito sa labas. Ayan, ito naman yung beige. May pinaggagamitan din ako ng beige. Pero mas kinagagamit ko talaga yung block. Ayan. Punasan natin. Ay, hindi naman to kailangan punasan kasi na-paint na siya. Ito na. So, ang size ng nilang available, dalawa, pero magkaiba pa. Ito yung isa. So, ang ano lang nito, mas malapad at saka mas mahaba. The other one is medyo mas maiksi ng konti. Ayan. Ayan yung size. Ayan. So, now... Ito na lang ang kailangan nating i-paint ng block. Yan. So, para ma-paint natin siya, kailangan talaga dry siya. Eh, naiwan ko kasi siya dito sa labas. Pagkabili, dito ko na nilagay. Tapos biglang bumuhos. Ay! Ang malakas na ulan kanina. Kala ko nga hindi natitigil eh. Buti na lang, tumigil siya. So, ito, okay na to. Magagamit na natin to. Yan. So, kailangan dry na dry. Kasi pagka basa, tapos pinaint natin, baka hindi dumikit ang pintura, di ba? Okay, so kailangan natin siya ngayon punasan. Nang dry na dry. Pero hindi ako pwedeng dito mag-paint sa mesa. Kasi po yun ang problema pag spray paint. Madami siyang tinatamaan. Oo. Siyempre, pag in-spray natin, yung ibang portion na kahit hindi naman natin in-spray yan, natatalsikan pa rin sila. So, much better talaga na kapag gumagamit tayo ng spray paint, nandun lang tayo sa area na sementado o kaya lalagyan natin siya ng malaking karton or plastic or newspaper. Para hindi siya maano. Malagyan ng spray paint. Okay, so dito ko siya gagawin. Dito, sa area na to. Ayan. So, itong ganito po na... Itong ganito na pot, wala siya talagang butas. So, nilalagyan na lang namin. Ayan, kailangan mo syempre lagyan ng butas para... palagay ko, dadagdagan ko pa to ng butas. No? Parang dito pa, oh. Yan, dito. Dadagdagan ko pa to pagkatapos ko siyang ma-paint. So, ito. Itong sinasabi ko sa inyo na spray paint na to. Ayan siya. So, andali lang niyang gamitin.
maamoy talaga. Dapat talaga gamit tayo ng mask. Next time na gagawin ko to, gagamit ako ng mask. Malalagyan naman siya ng soil. Kaya hindi ko nalang pininturahan. Sayang naman ang paint, di ba? Pero, itong part na to, normally, hindi ko pinupuno ng soil. Diyan lang siya. Kaya, nilalagyan ko pa rin ng paint. Itong portion na to, pero dito sa loob, hindi na. Ayan. So, ngayon, after na ma-dry ito, baka hindi pa. Masapa. Ay, kasi ano, malamig ang panahon. Yan, okay na siya. Ready na siya. Pwede ko na siyang ilipat sa paglalagyan. So, for now, gusto ko munang ipakita sa inyo how this area started. South jungle nga po ang tawag ko dito kasi mukha talaga siyang jungle. Ang gulo. Magulo talaga. Hindi ko pa siya nakuhanan nung sobrang dami talaga yung plants dito na halos hindi ka na makalakad dito sa center kasi nga lahat yan halaman, left and right. Meron sila ditong malaking mesa, marami silang halaman dito sa kaliwa. So, meron sila ditong mahabang malaking mesa na ang dami-dami ring halaman. So, yun. So, and then, nung kinuha na nila yung mga plants nila, may mga iniwan sila, dun ako nag-start na mag-take over. So, nung nakuha na nila yung ibang plants, dun ko lang na-picturean, dun ko lang na-i-video. Ayun. And then, ito po, medyo walang bakal. Oo. Walang bakal. Nilagyan lang nila ng mga net. Yung buong area na yan. And then, nung nag-garden ako, ayan, nagpakabit ako ng bakal. Na-figure out naman nung gumagawa kung paano niya kakabitan ng bakal. Ayun, nakwento ko na yan kung paano namin in-overtime. Pero papakita ko sa inyo nung ginagawa pa lang yung paano nagsimula, paano naayos, hanggang nag-come out kami dito sa ganitong ayos arrangement niya. Mm-mm. So, from time to time, tingin ko may mga renovations pa rin kami nagagawin. So, update ko na lang kayo. But for now, for this video, ang ipapakita ko talaga ay kung paano nagsimula ang lahat. Ito siya originally, pero natanggal na nila dyan yung karamihan ng kanilang mga plants. Yan yung mesa na yan, ang dami niyang plants. Dito, left and right, marami silang mga plants. Yung mga malalaki nilang monstera, dinala na nila. Yan. Pero yung iba, naiwan dito, yung mas maliliit pala ang mas kinuha nila kasi yun na yung binibenta nila. Pero yung mga malalaki na yan, iniwan nila. Ayan. Tapos napakadami din na lang mga hanging plants na nakahang dito sa side. Konti na lang ang natira. Dinala din na nila, most of them. Ayan. Ayan, marami yan eh. Ayan, napitbit na nila yung iba. Yan yung itsura. Hindi pa ganyan talaga. Mas marami pa dati. Okay, so this is the part naman na inilagay ko na yung net. Inayos namin ng konti yung net. Tapos inilagay ko yung pinagawa ko na a plant rack. Staircase plant rack. Dito sa ibaba. Yan. Hindi pa makita. Yun. Yan. Ito naman yung part na gagawin na yung pinakabakal ng net. Yan na yung mga gumagawa. So, ayan. Tapos na. Yan na yung pinakabakal. Okay na siya. Yan. Diba? Marami nga lang pangkalat. Kailangang ayusin. Ayan. And then, pinapakita ko sa inyo yung bulaklak ng mangga. Ang dali niyan sungkitin kasi abot na abot ko yan eh, galing dito sa second floor. Abot na abot ko yung mangga. Yan. So, next naman,
eto na yung part na partially na ilagay na namin yung net. Tapos nagpalagay ako ng wire mesh dito sa dalawang side. So ginagawa nila yung wire mesh para ikabit dito sa side ng dito sa left side dyan sa pader na yan. So habang ginagawa nila, natigil naman yung paglalagay namin ng net. Yan, ito yung part na natapos na namin yung net. Hindi na namin yan napakita kasi overtime yan. Gabi na yan, hapon na yan nagawa. Tapos yung pong tubo, kung napansin niyo kanina red, ngayon green na yan. Dark green na yung mga tubo na yan. Bago namin kinabit yung net, pininturahan muna namin yung tubo na color green. So this is the part na nailatag na namin yung carpet, tapos naibalik na namin yung mga monstera dun sa corner. Yan. Oo, tapos yung mga ibang halaman na ihilera ko na rin ulit dito sa left and right portion ng ating garden. Nailagay na rin natin ang ating white table and chair. Ang white table and chair na ito po ay made of synthetic rattan. So matibay siya sa ulan, matibay din siya sa init. Ayan. Mas madilim na ngayon. Ayan, mas madilim na yan. Layo ako ng konti para mas makita ninyo yung kapaligiran. Maipakita ko rin sa inyo yung bandang taas na portion ng ating garden. Ayan. So, ito yung tinatawag na takip ceiling. Ayan yung view niya kapag manapit ng gumuti. Ayan. So, hanggang dito na lamang po mga kaluntian. Sana po nagustuhan ninyo ang ating video for today. I hope you will like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Goodbye everyone. Thank you for watching. God bless us all.